Ang ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Sama-sama tayong dumulog sa Diyos, taglay ang ating intensyon at panalangin ng pagpupuri at pasalamat. At upang maging karapat dapat tayo sa ating pagdiriwang pagsisihan natin ang mga nagawa nating kasalanan. Inaamin ko sa mga pangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang banal na katawang sambayanan mo ay iyong binibigyang kagandahan sa wagapahayag ng pananampalataya na mga martir mong mahal. Ang ipinagdiriwang ngayong pagkatampok sa wagapakasakit ni San Ignacyong ang kadakila ay dito nakamit. Ay magpalakas nawa ng aming loob palagi sa bawat saglit sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Epeso. Mga kapatid, noong una'y mga patay kayo dahil sa inyong pagsuway at mga kasalanan. Sinunod ninyo noon ang masamang takbo ng sanlibutang ito at napailalim kayo sa prinsipe ng kasamaan, ang espiritong naghahari sa mga taong suwain. Dati, tayo'y kabilang sa mga ito na muhay ayon sa pita ng laman at sinunod ang masamang hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya't sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapupuutan ng Diyos. Subalit, napakasagana ang habag ng Diyos at napakadakila ang pag-ibig na iniukol niya sa atin. Tayo'y binuhay niya kay Kristo kahit noong tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob, dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus.
tayo'y muling binuhay na kasama niya at pinaupong kasama niya sa kalangitan. Ginawa niya ito upang sa darating na mga panahon ay maipakita niya ang di masukat na kasaganaan ng kanyang kagandahang loob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos, ay naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Kristo. At ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo. Hindi ito dahil sa inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Tayo'y kanyang nilalang, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti na itinalaga ng Diyos para sa atin noon paman manguna. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tayo'y sa Diyos lamang tayong lahat na nilalang. Tayo sa Diyos lamang tayong lahat na nilalang. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Panginoo'y papurihan, paglingkuran siyang pusa. Lumapit sa harap niya at umawit na may tuwa. Tayo sa Diyos lamang tayong lahat na nilalang. Ang Panginoo'y ating Diyos, ito'y dapat malaman. Tayo'y kanya, kanyang lahat, tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa kanyang kawan. Tayong sa Diyos lamang, tayong lahat na nilalang. Pumasok ka sa kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang. Umaawit magpupuri ng loob na dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Tayong sa Diyos lamang tayong lahat na nilalang. Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya'y walang hanggan. Siya'y Diyos na mabuti, tanging tapat kailanman. Tayo sa Diyos lamang tayong lahat na nilalang. Magsitayo na po ang lahat. Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi kay Jesus ng isa sa mga tao, "Guro, iutos nga po ninyo sa kapatid ko na ibigay sa akin ang bahagi ko sa aming mana." Sumagot siya, "Ginoo, sino ang naglagay sa akin bilang hukom o tagapaghati ng mana ninyo?" At sinabi niya sa kanilang lahat, "Mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sabagat ang buhay ng tao ay wala sa laki ng kayamanan." At pagkatapos ay isinaysay ni Jesus ang talinghagang ito. Ang bukirin ng isang mayaman ay umani ng sagana. Kaya't nasabi niya sa sarili, "Ano ang gagawin ko? Wala na akong paglagyan ng aking ani. Gigibain ko ang aking mga kamalig at magtatayo ako
ng lalong mas malalaki. Doon ko ilalagay ang aking ari-arian. At sasabihin ko sa aking sarili, ayan, marami na akong ari-arian. Hindi na ako kukulangin habang buhay. Kaya't mamamahinga na lang ako, kakain, iinom at magsasaya. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, sa gabing ito'y babawian ka ng buhay. Kanino mapupunta ang mga bagay na inihanda mo? Ganyan ang sasapitin na nagtitipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo na po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sabi po sa atin, pag ikaw ay namatay, hindi mo madadala ang iyong kayamanan sa langit. Totoo naman po, saan ka naman nakakita ng inililibing na kasama ang kanyang bahay, nakasama ang kanyang pera, nakasama ang kanyang sasakyan? Wala. Sa kamatayan natin, sa libing natin, tulad-tulad tayo. Iisa ang ating lalagyan. Iisa ang ating paglalagakan. Kaya nga sabi ni Jesus, hindi dapat matuon ang ating sarili, ang ating panahon, pinagsisikapan sa buhay dito lamang sa lupa. Hindi dapat matuon ang lahat sa kayamanan sa lupa. Sapagkat pagkatapos ng buhay dito sa lupa, meron tayong patunguhan. At yun ang dapat nating paghahandaan. Hindi dapat tayo magpaalipin sa seguridad ng buhay dito sa lupa. Kaya sabi ni Jesus, kung nasaan ang iyong puso, na doon ang iyong kayamanan. Kung ang puso natin ay nakatuon sa buhay sa kabila sa ating Panginoon Diyos, yun ang ating pagsusumikapang makamit at pahalagahan. Pero kung ang puso natin ay andito lamang sa lupa, lahat ng gagawin natin ay halos dito lamang para sa kasayahan sa lupa. Kaya magsisika po tayo ng ating pag-iipunan ay ang ating buhay sa kabila. Sapagkat lahat ng ating pinagpagalan, lahat ng ating pinag-ipunan, kapag dumating ang araw natin, wala tayong madadala sa kabila. Kaya sa ating ebanghelyo, atin pong napakinggan yung isang naging matagumpay sa buhay. Yumaman, dumami ang ani, pero sa halip na kanyang ibahagi ang kanyang ani, ang kanyang inisip, hindi ipamigay ang kanyang natanggap kung hindi magtayo pa ng mas malaking lalagyan ng kanyang yaman. Ang nalimutan niya ay ang magtayo ng mas malaking puso para sa nangangailangan upang ibahagi ang kanyang yaman. Dito po tayo dinadala sa pagdinilay sa buhay katiwala. Bilang katiwala ng Diyos, ang anumang biyaya, pagpapala na ating tinatanggap ay hindi pang sarili lamang natin. Ito'y ibinibigay ng Diyos para tayo maging daan ng kanyang pagpapala para sa iba. Kaya nga po, kung titingnan natin ang espiritualidad ng stewardship o ng buhay katiwala, binabanggit doon, matapos tayong tumanggap ng biyaya sa Diyos at magpasalamat, ito'y nililinang, pinapaunlad, at ibinabahagi.
hindi ito sinasarili. Kasi kapag ito'y ating sinarili, ito ang nagdadala sa atin sa kasakiman, sa pag-iisip ng pansarili lamang kaunlaran. Anumang biyaya, ito'y ating ibinibigay, ibinabalik sa Diyos sa paraan ng pagtulong sa ating kapwa, lalo tigit sa mga taong nangangailangan. Kaya huwag po tayong matakot na tayo magbigay dahil doon tayo mas lalong pagpapalain ng Diyos. Yun ang magdadala sa atin sa kaganapan ng buhay. Anumang yaman sa mundong ito ay ating iiwanan. Anumang yaman natin, hindi natin hawak ang buhay. Kapag dumating ang takdang araw at tayo ay nagumon sa kayamanan ng mundo at sa kasakiman, ito ang magdadala sa atin sa kapahamakan. Kaya hanggat may buhay, tingnan, pahalagahan ang tama at mabuti na siyang magdadala sa atin sa tunay na kasiyahan sa piling ng paikapal. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Mga kapatid, may pananalig na walang maliw sa pagkalinga ng Diyos sa atin. Buksan natin ang ating puso upang higit nating maunawaan ang mga bagay na mas dapat nating pahalagahan sa ating buhay. Ang tugon natin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang Santo Papa, mga obispo, mga pari at mga relihiyoso, naway patuloy na ipadama ang presensya ni Kristo sa buong daigdig sa pamamagitan ng simpleng pamumuhay, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang katarungan at pagkakapantay-pantay naway maisulong sa pamamagitan ng pagbabagong politikal, panlipunan at pangkabuhayan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo'y naway maging sensitibo sa mga hindi nakaangat sa buhay at matuto tayong magbahagi ng ating yaman sa mga dukha. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at mga nagdurusa, naway makadama ng kayamanan ng presensya ng Diyos sa kanilang buhay, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway biyayaan ang awa ng Panginoon ng liwanag, kapayapaan at kapahingahan walang hanggan, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming Diyos, pinasasalamatan ka namin sa iyong napakaraming biyaya sa amin. Tulungan mo kaming may pananagutang gamitin ang aming mga ari-arian na nagmula sa iyo. Hiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat.
tangkay na ubas, inumin, nagbibigay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdanan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating pakanabangan at buong sambayan ng banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming paghahain ng tapat na pagsamba sa iyo na tumanggap kay San Ignacio bilang trigo ni Kristo at tinapay na dalisay sa pagtitiis niyang maging martir mo. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso't diwa. Tinaas namin sa Panginoon. Masalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Maraming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan ngayong aming kagalakan sa San Ignacio ay parangalan. Sa ikapanalig na aming paninindigan na ikaw ay pahayag kahit sa'y mamatay, sabagat minarapat mong kanyang matularan ng iyong anak na naghahay ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa karatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. O sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gayunong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, inawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bagot walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muli pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo
ay buklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, na Mel Rey na aming Obispo at ng Talang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan, kawan at panginabatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos ni San Jose na kaniyang esposo, kaysa ng mga apostol ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Magsitayo na po ang lahat. Taglay ang pag-ibig sa Diyos. Sumasama tayong tumawag sa ating Ama sa Langit. Sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng dagapagligtas naming si Hesukristo. Panginoong Hesukristo, sanay mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo aming pananampalataya at huwag aming mga pagkakasala. Pagalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ay sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyo. At sumayin niyo rin. Bigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Awa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin kapayapaan. Magsunod na po ang lahat. Ito si Kristo ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakinabang sa tinapay mong bigay, ngayong kapanganakan ni San Ignacio sa kalangitan, ay magkamit nawa ng iyong lakas para maging Kristiyano sa turing at gawain sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po lahat at tinatawag dito sa unahan may kaarawan, anniversary ng kasal, pupunta niya ang ibang bansa at kukuha ng pagsusulit, pati na rin po may mga religious articles para sa bendisyon at panalangin. Salamat po. Ama naming mapagmahal, sa iyo nagmumula ang lahat ng mabuting bagay, hinihiling na yung basbasan mo ang aming mga kapatid na nagdiriwang ng kanilang karawan at ibasaro ng kasal, nakataktang ang pangbansa sa ilalim sa pagsulit at sa iba't ibang pangailangan. Pagkaloban sila mas mahaba, makahulugang buhay, mabuting kalusugan, mapayapang kalooban, maliwalang na kaisipan, mga tapat na kaibigan, maayos sa hanap buhay, kaligtasan sa namang kapahamakan. Basbasan mo rin ang kanilang gaway at adikain upang ito'y matupad ayon sa iyong kalooban. Pagpalain mo rin ang kanilang angkal at mga mahal sa buhay. Higit sa lahat, patagin sila sa pananampalataya, patibayin sa pag-asa, pag-alabin sa pag-ibig. Hiling na ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Naway gawaran ng Diyos ang pagkapala, mga kasangkapan sa paralangin, upang mga ito'y maging gabay sa pagtahak sa kabanalan at paghangad ng buhay sa kalangitan sa pamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Palakpakan po natin, nagdiwan ng kaarawat anniversary ng kasal. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa ang ating pagdiriwang, umayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.